Mama. Mama. Dok. Nagalipa po ba ka ba ko? Ginagawa po namin ang lahat para makarecover siya. Nakipag-coordinate po kami sa St. Vincent Hospital. Doon po nilala si Joanne. Gusto ko makita yung anak ko, Dok. Gusto ko po siya makita. Ayaw ko po siya mapahamak. Ama. Ama. Kay Joanne. Siya ay nasa state of shock, marahil dahil sa post-traumatic stress disorder. Okay. Reaksyon nito ng katawan at utak niya dahil sa nangyaring trahedya sa pamilya niya. Sobrang natrauma ang pasyente. Hindi ito kinaya ng isip niya. Naintindihan ko po, Dok, pero hanggang kailan ba siya ganito? Depende sa pasyente. Yung iba, days lang, magiging normal na at babalik sa ulirat. Salamat, Dok. Salamat po. Excuse me. Yo. Pare. Meron ng balita galing sa kabilang ospital. Wala na yung tatay ni Joanne. Yung ama niya, nag-aagaw buhay. Yung nanay pa lang niyang stable ang lagay. Ari, kasalanan ko to. Kasalanan ko to lahat. Hindi ko siya naprotektahan. Ari, ano bang sinasabi mo? Ginawa natin lahat para marigtas sila. Lalo ka na. Binuwis mo yung buhay mo para kay Joanne. Sadyang halang yung kaluluwa ng mga sindikatong yun. O, nagkasalanan ko to. Matagal nang pinuprotektahan ng tatay ko ang sindikatong to. Ano? General Policarpio, kasabot ng mga sindikatong hinahabol natin? Tama. Matagal ko na natuklasan to, pero takot lang ako magsalita. Hindi ko akalain na madadamay din si Joanne. Kaya pre, kasalanan ko to. Patawarin mo ako, Joe.